Paano man sabi ko, ma'am, baliwalay mo, idahan mo lang sa tinga. Gago lang ako sa camera, ma'am, pero mabait ako sa personal kasi siyempre nangangarap lang din, ma'am, ako na maging gaya kay Boy Tapang, di ba? Well, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala at sa araw nito, isang reaction video naman ang ating gagawin. Kung ating pong matatandaan, noong pong nagdaang mga araw ay nabigyan natin ng reaction video, ito pong number one basher ni Miss LG, no? Na talagang nilahait siya ng sobra-sobra at tinanungay kung magkano daw ang ibinayad ni Boy Tapang para magustuhan siya ni Miss LG. So, ito mga kaibigan, ang mga sinabi ay nag-trending din ito at ang dami ding nagbigay ng reaksyon. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ay binawi niya ang kanyang pahayag at humingi siya ng pasensya ng sorry kay Miss LG sa kanyang Ulitin ko, pangatlong ulit na to. Kung ano man nasabi ko kay Ma'am LG, pasensya na po. Hindi ko po siyasadya kung ano man nasabi ko sa'yo. Katulad nga po ng inyong nakita doon po sa intro ng ating video. Well mga kaibigan, nasa kay Miss LG na yun kung sakaling makarating sa kanya itong paghingi ng paumanin. Pero habang pinanunood ko ang kanyang pahayag sa vlog na yan, maliwanag nga ho, tama nga ho yung opinion natin na mayroon siyang intensyon na i-trigger si Boy Tapang kasi sinasabi niya na sunod ka na Boy Tapang sa laban. Ito po ay sa boxing mga kaibigan ng Battle of the YouTubers. So, related ito doon dahil gusto niyang labanan niya po si Boy Tapang. Magpaganon pa man, para sa akin, maling pamamaraan ang ganito. Kasi una, idinamay niya ang taong walang malay. Kumbaga, sinira niya yung pagkatao na tao. Maliwanag po yung kanyang statement eh. Direktang paninira yan. Pero sa ngayon nga po, tulad ng sinabi natin, humingi siya ng paumanhin. Pero yung paghingi niya ng paumanhin ay maaaring masabi natin sayang na eh. The damage was done. Na ano na ito, nahalaman na ng mga taong bayan. At tandaan ho natin, pag ganitong pagkakataon, siguro payo lang ano, Baybuy Laway. Pagka ganitong pagkakataon sa mga ganitong sistema, sa ganitong mga sitwasyon, kapag nanlalait ka ng isang tao, meron kang tinatapong dumi sa isang tao, mas higit kang maruming tingnan ng mga taong nanonood sa iyo. So kumbaga, yung pagkatao mo ay yun mismo ang sinisira mo, inuyurakan mo. At sa ganitong pagkakataon na nangangarap kang magboxing at isa kang vlogger, I do believe na kailangan maging maganda ang yung imahe sa harap ng tao kasi doon papasok yung mga tagahanga mo, susuporta sa iyo, di ba? So paano ka susuportahan sa ganitong klaseng pangarap mo kung mismong ganito ang papasok na pag-uugali natin? Bago po mangyari ang lahat, sabi pa nga, kung tayo may mga pangarap sa buhay at tayo po ay nagiging pag-aari ng publiko sapagkat ang pagiging vlogger ay pag-aari ng publiko, nakikita tayo, may karapatan silang mag-komento laban sa kanilang nakikita ang gawi at asa na ginagawa mo, so therefore dapat mapino ang ating mga galaw. Sa pagkakataong ito na humingi siya ng sorry, katulad ng sinasabi natin, tingnan ho natin kung ano ang masasabi ni Miss LG. Pero parang nung nag-o-observe ako matapos po ang pagkakataong ito na nagpahayag siya, hindi lang wala naman hong sinabing o hindi yata pinansin ni Miss LG ang bagay nito eh. Una, sa ganyang pagkakataon nagpapakita lang na professional talaga si Miss LG. Hindi niya kayang sakyan ang ganyang klaseng pambabatikos dahil alam naman niya na mayroong hidden agenda, kumbaga, dahil kung sinagot mo yan, so magkakaroon ng pagkakataon na mapag-usapan siya, di ba? So sisikat pa, kumbaga. So tama naman siguro na nagkibit-balikat na lang si Miss LG, pero ano kaya ang kanyang opinion sa ganitong pagkakataon na humingi ng paumanhin itong si Boy Laway? Boy Laway daw siya, no? So kayo po mga kaibigan, kayo po mga kapatid, kung kayo po ang tatanungin, tatanggapin niyo po ba itong paghingi niya ng paumanhin kay Miss LG? Nakita nyo ba ang sinseridad ng kanyang paghingi ng tawad? No? Katulad po ng sinasabi natin, comment down below po dahil mahalaga po kayo sa vlog nito at kaparty po kayo.
So ito lang po ang ating update mga kaibigan patungkol sa taong ito. At syempre, Miguel Love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan na sumusuporta po sa atin. Andiyan po mga kaibigan ang Team Ayuda Revive, ang Team Bordebol, ang Friends Life Matters USA, ang Team Budol, ang Team Pima, ang Team Unity. Ayan, Miguel Love shoutout po sa lahat ng mga miyembro ng Team Unity. Syempre ang Let's Talk 101 ni Sir Julius, ang OFW Awari-Waray OFW Talk Show. Ayan, ni Kabayang Ran, no? Thank you so much po sa suporta, sa lahat ng mga miyembro na sumusuporta po rito. At syempre, sa pagkakataong itong mga kaibigan, bigyan din natin ng pasalamat ang mga taong nagpindot ng ating membership button na sila pong nagbibigay ng buhay sa ating pong channel. Sila po yung monthly na nagbibigay po ng membership share para po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay malugod na nagpapasalamat sa ating mga member ng ating channel na sina Unica Angel Teen, Luni Ariola, Angel Rims, Arovanoli TV, Amapba Almero, Welver Machua, The Motivation Collective Channel, Lin Herakawa, Julis Filito Masibak, Roberto Rodriguez, Juderes SW, Juan Channel, Clarita Di Mayuga, AAA Motoblang, Grisel W, Bondok Tralala, Det Gonzales USA, Los Bimin Bank, My Mother's Diary, Wandering TV. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa Taong Gala Channel. So alright po mga kaibigan, so doon po nagtatapos ang ating munting vlog na ito. No? Again, katulad po ng sinasabi ko, and kung kayo po ang kayo po mga giliw kong panunod, ano po sa inyong opinion, ito pong sinabi ni Boy Laway, no? Ito paghingi ng sorry, karapat dapat ba ito paghingi ng sorry, comment down below at sabi po nga ay kaparte kayo ng vlog nito. And of course, abangan po natin sa mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking channel, ay pindutin mo ng subscribe button at bell button para updated ka sa susunod nating mga video. Abangan nyo po natin ang susunod pang update patungkol po dito kay Miss LG at Boy Tapang. Ako po muli si Taong Gala, mabuhay po tayo.